Hello guys, welcome back to my channel and this is your Ate Harriet. At yung pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pagpunta sa Europa sa halagang 20,000 pesos lamang. Okay, pinag-uusapan natin yan last time. And before we proceed, please subscribe muna sa aking kanal dito at pag-hit na rin ng notification bell. At sa inyong mga comments and suggestion, please comment below na lang at pag-hit na lang din ng like. Topic ngayon guys. So, pinag-usapan natin yung paano tayo makapunta ng Europa sa halagang 20,000 pesos lamang. So, nakwento ko sa inyo yung experience ko sa aking last na vlog. So, ngayon we will continue this topic. Very interesting topic. So, yung naging decision natin is fly ng isang au pair. Paano at ano ang pagiging au pair? Let's proceed sa topic nating au pair. So, sinuggest ko sa inyo na yung ginawa ko is naghanap ako ng host family. Actually, sa tulong yun ng kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko actually nasa Norway na the time bago pa man ako pumunta. So, yung ginawa niya, naghanap siya sa akin ng host family. Okay, basahin ko dito. An au pair is a young person between the ages of 18 and 30, single and without children, who travels for a foreign country for a defined period of time to live with a host family. Okay, yun yung gagawin mo. Okay, kailangan mo ng 18 to 30 years old ka lamang. So, mag-over ka dyan, mahihirapan ka. Huwag kang mag-alala kasi meron ka pang option kung over 30 ka na. Huwag kang mawala ng pag-asa. Explain ko yan sa iyo in the future. Okay? So, titira ka sa isang host family. So, yung tinatawag na host family is ito yung, in short sa atin, tinatawag natin itong employer. Okay? As nasabi ko nga sa past nating vlog na hindi namin kinukonsider na employer yun kasi kukunin ka nila as their guest, kukunin ka nila as their family, titira ka doon sa bahay nila, treated as their guest. Kasi pag empleyado talaga yung utusan ka, minsan papagalitan ka, papag magkamali ka, hindi. Sila kasi gusto nila ipa-experience sa'yo yung paano yung buhay sa kanilang lugar? Paano yung culture nila? As an au pair, you take on a role as a member of the family and help your host family with childcare and light housework. In return, you receive free room and board plus pocket money. Okay, pocket money yung tawag kasi hindi pa rin nila kinukonsider as salary mo yun. Kasi nga, bisita ka nila. Kasi nga, pamilya ka nila. So, dahil nakatira ka sa kanila, hindi pwedeng uupo ka lang at magkaroon ka ng sarili mong kasambahay. Hindi. At hindi ka rin kasambahay kasi gagawa ka ng housework pero ito ay light lang. Light housework. So usually, ito ay nasa 5 to 6 hours lamang. Hindi na pwedeng sumubra doon. At guys, hindi lamang ito Norway. Kasi na-mention ko last time na nag-au-pair ako sa Norway. Hindi lamang Norway yung tumatanggap ng au-pair. Meron din sa Denmark, meron din sa Sweden, meron din sa the Netherlands, meron din sa Belgium, Germany, at iba-iba pang part ng Europe pa. Pero yung pinaka-the best yun nga, yung Norway, Denmark, sa mga na-experience, sila yung talagang magandang puntahan as an au-pair. Kasi itong mga Norwegian, itong mga Danish, talagang takot sila na ibahin yung kontrata. Takot sila na break ng contract. So, kung 5 hours lang, dapat 5 hours ka lang. You can work less than that, but not more than that. Tapos guys, sa na-experience ko, talagang binibigyan ka ng privacy. Naalala ko yung host family ko noon, kahit weekend, magsisend pa siya ng message sa akin kung they are allowed to enter my room. At kung meron rin akong letters, pinapasok lang nila under my door. Basta ayaw talaga nilang pumasok kasi nirerespeto nila yung privacy mo. And you can also invite your friends na mag-stay over kahit weekdays, may trabaho ka. Happy sila na nakikita na nag-i-enjoy ka while staying sa country nila. Nirerespeto rin nila yung religion mo, yung foods mo, yung pagkain mo, kung namimiss mo yung Filipino foods, binibigyan ka rin ng pagkakataon na makapagluto ng sarili mong pagkain kahit maamoy minsan.
At hindi lamang yun guys, pag-aralin kanila. Ito talaga yung pinaka purpose ng au pair, na para yung isang young foreigner makapunta sa isang lugar, pag-aralan yung culture nila, especially yung language nila. So that time, ako nag-aral ako ng Norwegian language. So natuto ko magsalita. So that time, medyo nagka-problema ako through sa akin health, kaya hindi ko na-continue yung aking pag-aral, nag-stop ako. So natuto na lang din ako magsalita through sa mga bata na inaasikaso. Pero guys, ang mga bata, hindi sila mahirap asikasuhin, kasi hindi binibigay sa iyo yung 100% na pag-aalaga. Ikaw ay tutulong lamang. So usually yung mga parents pa rin yung napapaligo ng mga bata, nag-change ng diaper nila, sila pa rin yung nag-aasikaso sa morning. Yung gagawin mo minsan, hatid na lang at magsundo sa school, kasi yung mga parents pupunta na rin sa taba, wala na silang oras. After ng work mo, or in the middle of the day, kailangan mo rin pumunta ng school mo. So, hindi ganun kabigat yung trabaho as an au pair. Parang ini-enjoy mo lang yung buhay mo sa isang foreign country. Okay guys, sa mga gustong mag-register, ibigay ko lang yung mga links dito sa baba ng aking video, at i-check nyo na lang dyan yung mga website, at i-follow nyo na lang instruction paano mag-fill up dyan at paano maging member ng isang site na yan para makahanap ng host family. But still, you are free to comment your questions, kasi baka may isagot ko naman. For now, ito lang muna guys. So, magbabase ako sa mga questions nyo. Para sa next vlog ko, question and answer tayo, okay? I just want you to know guys na gusto ko lang maging clear sa inyo. I'm not a recruiter. I'm not an agent. Hindi ako ahensya na hihingi sa inyo ng pera para tulungan kayong maging au pair. This is for my vlogs. Gusto ko lang ito maging topic sa aking vlog. This is all about my channel and this is all about my vlog. So, para makatulong na rin ako at sa inyo at the same time. Kasi napagod na rin ako sa usapang relasyon last time. So, nag-sync in itong topic na parang napaka-interesting naman. So, thank you for watching guys. At till next time, this is Ate Harriet. Bye!